narinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ng kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mabiyaya at mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nagagalak na magkasama-sama upang muli ating mapakangalan at mapasalamatan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Minsan, nung ako po ay high school, tinanong ako ng aking kaklase. Iba po ang kanyang pananampalataya. Tinanong niya ako na, sabi niya sa akin, "G, ligtas ka na ba?" Bigla ako napatahimik, pero sinagot ko siya. Sabi ko, "Siguro, ligtas na ako." At idinugtong niya, "Dapat dito pa lang sa lupa, alam mo na, naligtas ka na." Pakitanong nga po yung katabi mo, pakitanong, "Ligtas ka na ba?" Marahil magtatanong tayo, paano nga ba maliligtas? O ano nga ba ang makapagliligtas? Sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ng Exodus, narinig natin na nag-utos si Yahweh na upang mailigtas sila sa sigalot na darating, kailangan nilang magkatay ng walang bahid na kapintasan na tupa at ilagay sa kanilang mga doorposts ang dugo ng kordero upang kapag kanilipol ng Ehipto sila ay hindi mapapahamak kapag ka mayroong tanda ng dugo ang kanilang mga tahanan. Ang naging kaligtasan
para sa mga Israelita ay ang dugo ng tupa, ang dugo ng kordero. Kaya nga siguro, iilan sa atin ay mahilig din magpadugo. Pag magpatayo ng bahay, magpapadugo. Pag magdon sa amin, pag gagawa ng malaking bangka, paduduguan ang bangka. Para saan? Buenas. Para saan? Ilayo sa demonyo. Para saan? Ilayo sa kapahamakan. Mga magulang, mga kapatid ko, yun ay sa lumang tipan. Ang dugo ng kordero ang naging simbolo ng kaligtasan ng bayang Israel mula sa paglipol sa mga Ehipsyo. Pero ang lahat ng iyon ay nabago sa bagong tipan. Hindi na lamang dugo ng hayop, hindi na lamang basta dugo ng kordero, ng tupa, kundi dugo ni Jesus. Dugo ng poong Jesus Nazareno na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo upang tayong mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, bakit pa ako magpapadugo kapag magtatayo ng bahay? Bakit pa ako kakatay ng mga manok, ng mga kambing para paduguan ang mga bangka? Para saan? Meron ang masigit na dumanak ang dugo at yun ay si Jesus. At sapat na para sabihin ko, para sabihin na natin, ligtas ako sapagkat ang Diyos ay nagbuwis ng kanyang buhay, dumanak ang kanyang dugo para sa akin. Kaya nga ang sabi sa ating ebanghelyo ngayon, habag ang nais ko, hindi sakripisyo. Habag ang nais ko, hindi sakripisyo. Nangangahulugan ba ito na ayaw ni Jesus ng ating mga handog? Nangangahulugan ba ito na ayaw ni Jesus ng ating mga pagsasakripisyo? Marahil ay hindi. Merong gustong ituro ang ating pagbasa ngayon. Aanhin ang handog kung wala naman tayong puso. Ahandin natin ang ating mga pagsasakripisyo kung hindi naman tayo marunong magmahal. Aanhin natin yung pagbabalik-balik natin dito sa Quiapo tuwing Biyernes kung yung ating kapitbahay hindi natin kayang batiin. Aanhin natin yung paghalik sa poong Jesus Nazareno kung mismo ang kanyang halimbawa ay hindi natin masusunod. Yun ang sinasabi sa atin ni Jesus ngayon. Hindi habag ang nais ko, hindi sakripisyo. Tinuturuan tayo ni Jesus sa ating mga pagbasa ngayon, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, na ang bawat gawain natin ay nangangailangan ng puso. Ang bawat ginagawa natin ay nangangailangan ng pag-ibig sapagkat mawawala ng saysay ang ating mga pagsasakripisyo. Mawawala ng saysay ang inyong mga pagpapagal para sa inyong mga pamilya. Mawawala ng saysay ang inyong pagbibigay ng inyong sakripisyo sa inyong mga anak kung wala din lamang pag-ibig. Kung ang ito ay ginagawa nyo lamang dahil kailangan. Kaya ang tanong, paano ako maliligtas? Ano ang dapat kong gawin? Isang bagay ang tinuturo sa atin ng poong Jesus Nazareno. Hindi na natin kailangang dumanak pa ang dugo, pero isang bagay, ang magmahal, ang umibig. At sa pamamaraang iyon, yun ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Yun ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Mga magulang, mga kapatid ko, sa pagpapatuloy natin ng banal na misa, hilingin natin sa Diyos na nawa ang bawat galaw natin ay maging katulad ng paggalaw ni Jesus at ang ating puso nawa ay magkaroon ng puso katulad ng puso ng mahal na poong Jesus Nazareno.